Hi everyone! I'm back again. At ngayon, ipe-prepare ko yung aming dinner. Ito lang talaga yung chance na para makapag-video ako, no? Yung pag nagpe-prepare kami ng dinner, ng lunch, ng merienda. Ito, kasi gusto ko na lang din i-share sa inyo, no? Yung paano namin ginagawa yung mga iba't ibang lutuin. Okay? So, yung aming version, yung aming way of cooking, that and that and that. Okay? So, umpisahan ko na, okay? Ang gagawin ko ngayong gabi for our dinner is bibimbap. Yan. Pero, instead of making or using rice, kasi minsan sa gabi ayaw na namin mag-rice ni Ferdy, hindi na kami nagkakanin, kasi nga parang ang bigat-bigat sa tiyan. Parang paggabi, pagtulog mo, hindi ka makatulog kasi ang bigat talaga sa tiyan. Okay? So, minsan, di na kami nag-rice. Ang gagamitin ko ngayon is quinoa. Yan. Instead of rice, I'll be using quinoa. Pero kung kayo, mas gusto ninyo ng rice at sanay kayo mag-rice sa gabi, go ahead. Okay? Kami hindi kami nagda-diet, okay? Gumagamit ako ng quinoa, hindi kami dahil nagda-diet. Pero dahil gusto lang namin, very light lang ang dating sa amin pag dinner, no? So, wala kaming pina-follow na diet. Isa lang ang pina-follow naming diet, okay? Yung food pyramid. Wala nang tatalo dun sa diet na yun. Dahil dun, everything is complete. You are healthy. For as long as talagang sundan mo yung food pyramid, healthy living ka. Okay? So, wala kaming special diet. Yun lang kami pinapollow. Food pyramid. Yun yung pinaka-importante, no? Kasi, everything is healthy. Alam nyo, yung pagkain ng lechon, okay lang naman yan. Lechon, steak, everything is okay. But in moderation lang talaga. Hindi ka pwedeng kumain ng lechon ng kada linggo kumakain ka ng lechon, hindi naman pwede. Kada linggo kumakain ka ng sisig, kada linggo kumakain ka ng chicharon or whatever, kung ano man. Hindi pwedeng lagi ka sa matamis, hindi ka pwedeng lagi sa nuts and everything. Dahil yung nuts, very good yan. Yung sugar, syempre, yung iba talagang hindi naman din talaga pwede sa sugar, no? Pero tayo, ordinary tao, cake, what else? Dessert, pwede tayo. Basta sobrang liit na portion. Hindi naman yung cake na sobrang ganyan, nakalaki yung slice. Ganyan, ganyan. Hindi naman gano'n, no? Maliit lang talaga yung serving ng cake. Ayan. Maliit lang talaga. Hindi naman dahil wag mo lang matikman, pero talagang very small lang talaga yung mga serving or slices ng cake. Alam mo ba yun? Ayan. Kaya nga mayroong maliliit na fork. Hindi naman kalakihan talaga yung ginagamit na fork para kung tayo kumain ng dessert or spoon. Talagang mayroong mga dessert, spoon, and fork. Maliliit lang sila. Dainty lang talaga sila. Dahil maliliit lang talaga yung serving ng dessert. Okay? So, umpisaan ko na. I'll be cooking our tapa. Yan. Meron akong prepare na tapa ng isang araw. So, kahapon. Yan. Bumili ako ng sirloin. So, salt and pepper lang yan. Pagkatapos with onting sugar. Ayan, ganun ako magtimpla ng tapa. Pero next time, tuturuan ko kayo ng mga iba't ibang flavors ng tapa. Okay? So, ito, salt and pepper lang naman din siya. Ayan. Tapos, ipo-fry ko lang siya. Okay? Stir-fry ko lang siya sandali. Okay? Sandali lang yung, hindi naman stir-fry, pero fry ko lang siya sandali. No? There. Where's the fry? There. Lagyan ko lang ng oil. Ay, nakikita niyo ba ako? Parang hindi niyo ako nakikita mag-Rachel. Ayan, usog ko lang ako. Ayan. So, kukuha lang ako namang ilang piraso para doon sa ating pag-prito. Hello, hello sa mga nanonood, sa mga nata-traffic ulit. Ang hilig ko kasi mag-video ng alas 6, eh, no? Ayan, kasi wala pa yung asawa ko. Habang wala pa siya, lolokohin na naman kasi ako noon. Ayan. Prito-prito ko lang siya, okay? Kung gusto nyo ihaw, mas okay, mas masarap.
So, I'll be using sirloin. So, beef ito. Kung gusto nyo ng pork, why not? Sige. Gumamit tayo ng pork. Wala ko nag-pulit. Kung gusto nyo ng chicken, mas okay. Mas okay ang chicken. Masarap din siya. Pero dahil ito, may flavor na. May flavor na siya dahil papa na nga siya. Kung gusto niyo ng ano pa bang pwede yung ilagay. Salmon ay the best kung salmon. Ayoko nang masyadong pretong-preto. Tulad ng sinabi ko ma. Ayoko nang beef na masyadong lutong-luto. Gusto ko yung talagang very soft siya. Yan. Okay, I have here dolsot. Dolsot. They call this dolsot. It's a parang stone pot ng mga Koreans. Ayan. Saan ba ito nabibili? Di syempre sa mga Korean shop, sa mga Korean grocery, sa mga Korean store na makikita nyo dyan. Yeah. Pero syempre, hindi naman yung mga butik nila ng damit or something, wala kayong makikita doon na dolsot. Yung mga pang grocery nila, mini mart nila, ayan, meron yan sigurado doon. Okay? So, I have it. Kailangan pala, it's either, you have option, it's either ilagay ninyo sa oven para uminit, or mamaya ilalagay ko sa stove top. Yun. Yan para, yun, papakita ko lang yung may caramel portion doon sa ating papa. Ayan. Siyempre, tatalsik-talsik yan. Pero, yan. Ganyan lang ang gusto kong luto. Hindi sobrang lutong-luto. Okay. Talagang parang yung nagsasamyupsal kayo. Ayan. Hindi lutong-luto yung beef, right? Gusto nyo lang parang makita nyo lang yung carno portion nun. Itatabi ko na siya. Mamaya, ipiprito ko dyan yung itlo. Okay? Balik lang. Ayan, pinatay ko kasi maingay pag hindi pinapatay. Ayun. So, ilalagay ko na. Excuse me. Papahiran ko lang siya ng oil. Okay? So, ate. Ate. Te. Hindi ata ako naririnig natin. Pero, kukwala ko ng tissue. Ha? Hindi ko nautusan si ate kumuha ng brush. So, I'll be using tissue paper. So, papahiran ko lang ng konting oil tong gilid at saka yung pinaka-base. Kasi pag nilagay natin siya dun sa stove top, magiging crispy yung base, which is this one. Yung ating quinoa. Okay? So, pag bumili kayo ng quinoa, this is quinoa. Ayan. Saan ba nabibili ang quinoa? Ako, napakadami na po nito kahit sa ano. Healthy options, grocery, Rustan's, madami. Madami na talaga siya. Kahit saan, SNR, mga ordinary grocery, meron na rin yan. So, ayan. Anywhere, makikita nyo na yung quinoa. Okay? So, lalagay ko na ngayon yung ating wooden spoon. Yung ating quinoa sa ibabaw. Ay, sa ilalim, no? Sa base. Uunahin ko siya. So, ilan yung... Actually, yung niluto ko, half cup ng quinoa and then 1 cup ng tubig. Doon ko siya niluto. Okay? Pero depende yan sa cooking instructions nung inyong quinoa. Pero ako, dinagdagan ko pa ng tubig. Actually, dinagdagdagan ko pa rin siya ng tubig. Ayan. Ayan. Okay, nilagay ko na siya dyan. Okay? So, now, I'll be preparing the sauce. Kasi ibubudbud ko yung sauce mamaya dyan. Okay? Bago ko iayusin, iayusin ko na yung sauce. Okay? So, ano yung mga sauce natin? Kasi yung iba, ang nilalagay lang ay gochujang. Yun. Napakahirap na kanila. Hirap na hirap ako sa mga salita nila. Ito yung kanilang chili paste, fermented chili paste. Makikita nyo to sa mga store sa Korean store, okay?
So, yung iba, nilalagay lang to ng diretso. Okay? Pero ako, gusto ko merong onting, may onting lasa, may onting, hindi lang puro anghang. Kasi ito talaga puro anghang siya, no? So, lahat kukuha ko ng 1 tablespoon ng gochujang sauce or the bibimbap sauce, which is the chili fermented sauce. Ayun. Tapos, 1 tablespoon, ano? Tapos, kukuha ako ng... Excuse me. Kukuha ako ng soy sauce. Okay? 1 tablespoon din. And then, sesame oil. 1 teaspoon. And then, mirin. 1 tablespoon. And then, honey. Yan. Gusto ko may onting tamis, no? May onting tamis yung hindi lang puro anghang. 1 teaspoon. Yan. Halu-haluin. At pagkatapos, lemon. Juice ng lemon. Yan. Onti lang, hindi marami. Hindi yung the entire half. Hindi. Onti lang. Yan. Siguro mga 2 teaspoons nun. Ayan. See, meron na akong sauce. Hindi lang yung binili. So, may lasa pa din. Titikman ko lang. Sarap. Siyempre, alam niyo naman sabihin kong hindi masarap, diba? Siyempre, masarap. Ayan, very spicy pa din siya. Pero kasi talagang ganun yung mga Korean food, diba? Talagang spicy sila. Mga tutsang pa akong lumalabas. Ayan. Talagang spicy sila. Pero ito talagang spicy siya. Pero pag hinalo-halo mo na, hindi na lalasa sigurado yung sobrang spicy. Though meron talagang taste na spicy siya. Okay? So, i-assemble ko na. Okay, bago ko ilagay yung sauce. I have here... Ayan. So, meron na tayong beef. Yung sirloin. And then, yung mga veggies ko, yung sa bibimbap, yung iba, niluluto nila, ni-stir-fry nila yung mga veggies nila, niluluto nila. But eto, gusto ko kasi fresh, parang salad yung dating niya. Tsaka parang gusto ko, ayoko nang masyadong madaming mamantika doon sa pagkain. So, gusto ko fresh yung aking pipino, aking carrots, and then yung aking spring onions. Tapos, meron din akong sayote tops. Ayan. Yung talbos ng sayote. So, binoil ko lang siya. Yun. Instead of having spinach or anuman, kung anumang veggies ang nilalagay ng mga Koreans, ako, sayote tops. Gusto ko yan. Kung meron lang, wala lang kamote tops kanina, pero mas gusto ko yung kamote tops. Tapos, meron kami dyan at yung mga tira-tirang yan, yung mga tawag dito, dim sum. Eto, nabili ko lang to sa Korean store. So, anytime, lagi lang kami merong ganyan. So, para pag meron, halimbawa, bibimbap or whatever, kung anong manlutuin, may soup or noodles, pwede ko lang i-dip yan, ilagay dyan, isama lang. Sorry ha. Nagugutom na rin talaga kasi ako. Okay. Meron ako ditong kimchi. Siyempre, binili ko rin lang din to. Hindi ako marunong gumawa ng kimchi. Okay? So, ayan. Bubuksan ko na siya. At pakatapos, meron din ako... Wala akong nakita ng shiitake. Pero ang nakita ko is yung Korean mushroom nila. Hindi ko alam ang pangalan. Sobrang haba na hindi ko na mabibigkas sa inyo. But para siyang, hindi naman siya wild mushroom din. Pero ayan, makikita niyo ito sa Robinson's ko lang ito binili actually. Yung taste niya, very nutty. Tapos, niluto ko lang siya sa butter with onting oil lang. Butter and oil. So, kaya makikita niyo meron pa siyang sauce na yun. Okay? Okay, i-assemble ko na. Hi! Hindi ko makita talaga. Sorry ha, tapos may ilaw pang ganyan. I'll start.
I'll start with the veggies. Okay. Syempre gusto natin hindi magkakatabi yung kulay ng mga nakalagay, no? Kasi para mas makita mo yung color, kailangan hindi magkakatabi yung green, hindi magkakatabi yung red. Dapat magkakahiwalay sila, magmumukhang rainbow. So uunahin ko yung ating pipino. Ayan. Puputol-putulin ko lang yung pipino. Well, anyway, puputol-putulin ko sana kasi mahaba yan eh. Ayan, a spiral siya. So, itatabi ko naman sa kanya. Katabi naman ng pipino is the hindi isda. Carrots. Ayan, maglalagay akong carrots. Yun. Hi, Asti. Where's my ice cream? Ice cream there. Sa freezer, anak. You ask ate. And then, parang tatay niya. Tapos, ilalagay ko sa tabi niya yung mushrooms. Ilalapit ko na. Ayan. Mushrooms. Yun. Mommy! Yeah. My mat went grounded. Oh, it's okay. We will fix that. We will put tape. And then, yung ating kimchi. Galit si Asti. Napunit kasi yung ano niya. Yung kanyang map. Yung map siyang ginawa. Napunit. Okay, lagay ko yung ating kimchi sa gilid. Yan, tabi ng mushroom. Yan. At tapos, sa tabi niya, dahil since red siya, ilalagay ko naman itong sayote tops. Yan. Kung anong meron kayong dahon dyan, spinach, mas masarap kung spinach, dahon ng kung ano man dahon ng sili. Ayan. Tapos, lalagay ko yung ating tagan ko itong carrots kasi gusto ko ng carrots tsaka pipino kasi gusto ko ng very fresh. Gusto ko ng fresh na vegetables. Tapos tsaka ko ilalagay yung ating beef sa ibabaw. Dito sa bandang gitna. Okay. Nakaikot doon. Kasi sa pinakagitnang gitna, lalagyan natin ng itlog. Very good. Gusto ko ng maraming beef. Sorry na lang. Okay, here. Hintig ako pa nito. Parang gusto ko ng maraming ganito. There you go. Ang takaw! Ang dami na. Dalawa naman kami dito. Tayo naman. Ang mag-share dito ay si Ferdy at ako. Dagdagan ko pa ng kimchi. Si Ferdy mahilig sa kimchi. Kaya dapat dagdagan ko. Ayan. Okay. It's so beautiful. Ayan naman ako. It's so beautiful. Okay. Yeah. And then, ipa-fry ko muna ang ating, ay, yung ating scallions pala. Ayan, lagay ko lang sa gilid-gilid. Lagay ko sa gilid-gilid. Okay. Tapos, ipo-fry ko lang yung ating itlog. Okay? So, yung ginamit ninyong, pinang-fry ninyo ng tapa, gamitin nyo na lang yun. Huwag na kayo magsaya. Ng mantika or whatever. Ito yung ating sauce. I-fry ko lang sandali, ha? Okay. Frying time.
dinosaur is our eclaw. Magluluto lang na itlog na dito pa. Nakakapagluto ng kung ano-ano, pero itlog di pa maluto. Kailan pala. Wala kang salt. Salt and pepper sa itlog. Huwag kalimutan. Ate! Paabot naman ng ano, pansandok ng itlog. Paabot ng pansandok ng itlog. Ayan, tumatalamsik ka, limsik ka. Kailangan sobrang lutong-luto. Kaya kukuha lang ako ng pansandok ng itlog. Eh, paabot naman ng pansandok. Ayan. Ako pa rin ang ayan. Sasandokin ko na ang itlog at ilalagay ko na sa ibabaw. Ay! Ang itlog! There you go. Wow! The egg is so cutie. Orden, what did you make? Bibimbap and then the sauce. Okay. Bibisi. I'm not seeing. Yeah. Not yet. Are done. You making pizza? No, bibimbap. Wow. Yes. Bibimbap. You're a good cook. Thank you, Asti. Oh, di ba may pumuri pa sa akin? Napaka-sweet naman ng anak ko. And then sesame seeds. Nako, huwag ka. Pero pag nag-away kami, naku po. Ako na pinakamasamang nilalang sa mundo. Okay, I'm done and it's so beautiful. Sana nakikita ninyo. Pero, lalapit ko lang. Pero di ba, makikita nyo naman yan mamaya. Ayan. Makikita nyo yan mamaya pag pinicturean ko yan, no? So, para meron kayong idea kung paanong mangyayari pag natapos na ang lahat. Okay, yung finished product niya. So, I have to go and I want to eat na. I'm so hungry. Though, wala pa si Ferdy, pero mukhang hindi ko na siya maantay sa gutom ko. Okay? Hi sa lahat ng nanonood. At I hope you will enjoy this. And you can share this with your family or friends. May gustong bumisita sa inyo. And I'm sure magugustuhan ninyo to. Magugustuhan ninyo to. Very fresh, very healthy, and that's it. Nothing to worry for dinner or lunch. Okay? See ya! Bye-bye! 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 Bye-bye.